know how humble you are. Kaya nga, actually, nung nabasa ko itong tanong na to, sabi ko, ay, alam ko na yung sasagot ni Eliza dito. Kasi, syempre, kapag ka tinatanong ka sinong team yung pinaka-pinaghahandaan, we know as a champion, as a multi-title player, na talagang nasa ethic mo na and ng team ninyo na paghandaan lahat equally, ba? Diba? So talaga nagpe-prepare kayo equally for every opponent. Pero sa'yo personally, when you looked at the lineup and syempre yung mga imports per team, sino sa tingin mo yung ano, yung may parang uy factor na uy, medyo mahirap kalaban to ah. Sino yung team na yon para sa'yo? Again, it's a very hard question, most especially it's the reinforced conference. So there are reinforcements also sa iba't ibang teams. So from the last conference, syempre mas mahirap na sabihin ko ano yung expect namin this conference. But actually, syempre sa lahat ng mga teams, mas hindi pa namin nakakalaban din or nakakaharap F2 and also Akai, very new to PBL. So merong, syempre, yun yung isa sa mga teams also na paghahanda na namin. Pero aside from that, sabi ko nga, equal talaga, nasa, parang equal battlefield talaga lahat kasi lahat may reinforcement. So, we're gonna work hard and work smarter this conference para matubigin natin sila magandang laban. Yes, at para maganda rin yung naging journey ng Creamline eh. Kasi diba yung invitational, medyo may ano na, may pahapyaw na, uy, may kalaban kaming foreign team, and then now naman, ito, every game, meron kayong kasama at kalaban na mga imports, di ba? Pero, for Gemma, we know that wala kayong masyadong pahinga dahil after the conference, you played in the Grand ASEAN Grand Prix and the ABC Cup. Pero, for you, ganong ka-helpful yon sa inyong reinforced conference campaign? Lalo na, nabanggit ko nga kanina na si Creamline, naka 2 out of 3 na, di ba? Sa PBL 2022 season. So, how do you think that those experience help you personally and sa team ninyo? I think yung bawat isa sa amin talaga nag-grow dun sa international games namin. Talagang mas nadagdagan talaga yung confidence ng bawat isa. Tapos, alaman din namin yung, masadaman pa namin yung mga pagkakamali namin na pwede pa naming matama ngayong PBL. So, advantage din na parang nakalaban din namin mga international. So, ngayon parang makakatulong din sa amin kasi nga may mga ma-add na mga import po sa ano, sa teams, bawat teams po. Ikaw, Lai, we're very interested to hear from you kung gaano ka ka-proud. Marami rin nalungkot na hindi ka namin nakita maglaro dun sa mga international tournaments na yon. Pero with everything that the team has achieved, and of course you're a big factor of their achievements also, you inspire them, laging ang sinasabi ng mga teammates mo. Pero how proud are you sa kanilang naging progress and achievements? I'm super duper proud of them. I see the growth even now. I haven't been with them for almost a month. Not even on court. So now na nagte-training ako with them, sobrang evident talaga yung mga na-experience nila, lumalabas talaga in practice and sa mga practice games namin. And I just want to share, during my toughest time also in the hospital, I was just watching the games of the girls, and it gave me so much energy. And one parang reason then to stay happy also in the hospital. Isa talaga sa mga reasons yung mga games nila. So sa lahat ng mga nanonood ng volleyball, sana yun din yung mga nabibigay ng games sa inyo. So yeah, just wanna share that. Mm-hmm. Yeah, we saw your post nga, and you know, a lot of people didn't know na ganun pala yung nangyari. Kasi syempre in the news, it was just parang health concern, di ba? As we have Yelis na dito. Hi, Yelis. Hi. Hello. Where are you? Hi. Hello. 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 Ayan. Welcome to Kumu, Yellow. Who are you with? Thank you so much. Mom Shi. Ah, si Mom Shi Taj nandyan. Mom Shi Taj, ma-translate na lang ah. Nahihirapan na ako eh. Masyadong hard yung ano ah. Question. Okay, sige. Mga easy-easy muna.
Yellow, we have 4,000, over 4,000 viewers here who are so happy to meet you. So, guys, just welcome si Yellow dyan sa comment section. I'm sure she can read through your comments. But, yeah, for Yellow, you're a part of such a strong lineup, of such a strong team, one of the fan favorites also. Pero, for you, what are your first impressions of when you started training with the Creamline Coastmashers? Good team. Very good team. Wow. Hello! Parang may ano, parang merong negative ano, comments yan si Lai. Yeah, very, very good team. Who are the players that stood up most for you while you were training with them? Kawagyan. Yellow. Si Touch. Sino kaya stood up para sa kanya? Who do you think, Yellow, who do you think is good Creamline? Good player. Who's the good player for you? All player. Very good. Very good answer, Yellow. Very good answer. Okay, so Yellow, I'm sure there are also a lot of welcome comments and posts from the Creamline fans because they really have a lot. And you know, the Creamline, it's really a family, their fans, the team. So how does it feel to have you know, those support even when they haven't seen you played yet? Yeah, I don't understand. In short, many support, no games yet. Ganon. Aray, so hirap na hirap na. No sleep. Yellow. What do you think about the team when you play? They cheer for you. They cheer for you. What do you like it? You don't like it? Yeah, I like it. I like it. The team always cheer for you. Yeah. Yes. Yes, player. Player very good at cheering for you. Yes, yes. Good vibes. Alay, sa translator tonight. Pero nakakatuwa kasi sanay na sanay talaga siya kapag may mga ano, may mga imports. Ang dami na rin nakalaro nila na imports. So siguro, so we can get to know Yellow more. Kayo na lang, Lai and Gemma. Umpisa natin kay Gemma. Ano yung very special with Yellow? We know na maraming imports this conference 9 sila. Pero ano sa tingin mo yung magsa-stand out dito sa import ninyo? Kanina, kasi nag-trap kami against NU, tinanong ko siya if ano yung pinakamataas niyang points sa buong career niya. So, 42 points. Tapos sabi niya, bata pa naman daw siya. Pero, parang, habang pinapanood ko siyang maglaro, parang kitang-kita talaga kung gano'n siya ka-veterano, ganyan. Alam mo yun, kahit hindi na siya ganong kalakas compared dati, parang, lahat ng experience niya talaga kaya niyang ilabas. And excited syempre na makita yung mga kaya niya pang ano, ilabas talaga sa game. Wow, 42 points. Alay, so parang nasa ganun ka na din. Uy, grabe! Pero syempre for a veteran like Alaysa, syempre if meron ka pang matututunan, we know na ang dami mo ng baong experience and skills, diba? Pero if meron ka pang matututunan kay Yellow, ano yun? Oh, I think it's how you take care of yourself, your body. At 35, Yellow's so great on handling everything talaga, balance everything. Yes, Yellow! And parang he was telling me nga, he was asking me until when I'll be able to play, I'll play for Creamline and stuff. And I realized, sabi niya, it's just so hard to detach herself daw sa sport, di ba? Kasi yun naman talaga yung life din natin. But aside from that, I think one thing na kaya ka nasa sport or nandito pa rin si Yellow is because inalagaan niya talaga yung self niya, yung body niya, most especially. Mentally, physically, also emotionally. So, yun talaga siguro yung nakikita ko sa lahat ng mga imports na
pupunta sa atin dito, talagang they're investing on their health and their body. Yeah, and yun nga yung pinaka nakaka-inspire din, especially yung katulad ng landscape ng Philippine volleyball dito, di ba? Yung support nila, napakahirap talagang iwan yan, especially for players like you, Aliza and Gemma. So, nakakatuwa na may mga ganong napipick up from the imports, di ba? Na even outside the skills, it's really more on the discipline and taking care of yourself para mas kumaba pa yung career, di ba? Press 1 kung gusto nyo mga 25 years pa si Aliza at si Gemma dito. Kasi Gemma, kaya yun. Yes. Oh, ayan, pero... Ayan, pero, ayun nga guys, we know na maaga.